everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we are going to talk about dental braces. So ever since bata pa lang talaga ako, sobrang insecurity ko na yung ngipin ko kasi hindi siya pantay-pantay, tas meron akong sungke sa front teeth. So before pa man mga 16 or 18 years old, gusto ko na talaga magpa-brace pero sobrang hindi ko kaya kasi natatakot ako noon kasi takot ako sa mga karayom, ganyan, tapos sa mga ganong procedure. Tapos, aside from that, wala rin akong budget kasi I'm working student ako noon. So, yun, wala talaga akong budget para maglaan ng pera sa mga ganong bagay. And I know yung dental brace, it cost 40,000 and above. So, ayun, yun yung main consideration ko, yung budget talaga. Sa video na to, guys, i-share ko sa inyo yung experience ko, yung journey ko sa pagpapabrace. And also, i-recommend ko sa inyo itong sobrang murang dental clinic na napuntahan ko. Well, it's not mura but it's budget-friendly because yung down payment nila for dental brace is much cheaper, way cheaper than other clinic na napuntahan ko na before. So guys, yung name ng clinic is GC Dental Center. They actually have a lot of branch here in Metro Manila, but in my case, nandito ko sa Las Piñas, so ang pinakamalapit sa akin is yung Casimiro branch nila. Tabi lang siya ng Jollibee Casimiro, tapos sa baba niya is coffee shop, tapos nasa taas yung mismong clinic. Pero meron silang malaking karatula sa harapan naman, kaya may kita nyo agad na GCDC yung clinic na yun. So, ayun na nga. Ang contract price ng brace ko is 40,000 pesos. Pero ang down payment niya is 3,500 lang. So, sa 3,500 na yun, ikakabit na yung braces sa'yo. Tapos, every month, magpapa-adjust ka lang, which costs around 900 to 1,000 pesos. So, if magpapa-brace kayo, yun na yung budget na ilo-look forward nyo na ipunin. Yung 3-5 and then monthly adjustment. So, share ko sa inyo yung journey ko. Yung clinic kasi na to, nirecommend lang siya sa akin ng kawork ko before. Nagpa-brace kasi siya and during those times, naghahanap ako ng murang dental clinic. And then, sabi nung tita ko, yun nga, yung katrabaho daw namin before, nagpa-brace dun sa clinic na yon, and then yung down payment lang daw is 3,500. So, nag-ask ako sa kanya and then I think binigyan niya ako ng link para makapagpa-schedule ng appointment. So, yung una kong ginawa is consultation. Nagpa-schedule ako ng consultation. Dun sa consultation, chinek lang yung ngipin ko if pwede pa ba siyang i-brace, kung gano'ng kalala yung sungki ko. Tapos, pinaliwanag sa akin na yun nga, yung down payment is 3,500. Tapos, 500 daw yung sa x-ray. So, 4,000 dapat yung babayaran ko sa down payment kasama na yung x-ray. Tapos, chinek yung ngipin ko. So, hindi siya ganun kalala, kagaya ng ibang mga may sungki. Kasi ang sungki ko lang talaga is yung ditong part. Di siya halata kapag nagme-video ka sa front cam or nagpo-picture ka tapos nag-smile ka sa front camera. Pero kapag naka-back camera yung gamit, sobrang halatang-halata mo na hindi pantay yung ngipin ko. Tapos dahil doon, hindi rin pantay yung shape ng mukha ko. I think isa yung ngipin ko sa mga reason bakit hindi pantay yung shape ng face ko. Tapos ayun, tapos after ng consultation, na-shocked ako kasi ang sabi ng doktor, may dalawa daw nabubunutin ng ngipin. Well, alam ko na yon even before magpunta ako kasi may dalawa akong bulok na bagang. So, need daw yun bunutin. So, ang isang ngipin pag magpapabunot ka is 1,000 pesos. So, since dalawa sila, 2,000 pesos yung gagastusin ko. Tapos, meron daw mga need ipasta. Well, yung mga minimal, yung maliliit lang na butas ng ngipin, pwede nilang ipasta yon, walang bayad before braces. Pero, yung case ko kasi, meron na akong mga napasta na ngipin before, tapos natanggal sila. So, medyo malaki na yung need ipasta. So, sabi nung doktor, isang ngipin daw is 1,500 pesos. So, yun, na-shocked ako. So, inisip ko na, 2,000 sa bunot ng ngipin, tapos 4-5 yung magagastos ko sa tatlong ngipin. May nalaan na ako na pera doon. May budget na ako na pera doon. So, okay lang. Tapos sabi ko, sige po, sa day off ko, papabunot ako ng ngipin. So, ayan. Nung after ng consultation, wala akong binayaran. Nung binayaran ko lang is yung 100 pesos, which is bayad doon sa PPE. So, free consultation lang siya, guys.
So, nung nag-weekend, nagpabunot na ako ng isa kong ngipin. And then, after 3 weeks, nagpabunot naman ako nung pangalawa kong bulok na bagang. Actually, guys, marami silang dentist. So, iba-iba yung schedule ng mga dentist na yon. May mga dentist na Monday, Tuesday nandoon sila. Tapos may iba naman Saturday, Sundays. So, yung nag-consult sa akin before, yung nauna, yung babae siya na dentist. Iba naman yung nagbunot sa akin ng ngipin. Lalaki naman yon, si Doc Lawrence. Actually guys, sobrang gaan niya magbunot ng ngipin. Knowing na ano, hindi ako nasaktan knowing na sobrang baba ng pain tolerance ko. So, hindi ako, kinabahan ako kasi takot talaga magpabunot. Kaya nga umabot na ng mabulok silang dalawa, hindi ko pinabunot eh yon. Pero ayun, hindi siya masakit. Luckily, hindi siya masakit. So, hindi ako natakot ulit bumalik. Tapos nung pang after ng 2 weeks ata or 3 weeks, bumalik ulit ako, nagpabunot ako nung pangalawang ngipin. Nung pangalawang bunot ko na, sabi ni Doc, magpapabrace ka, ganyan. Sa akin ka na magpabrace, sa akin ka na magpaschedule. Tapos sabi ko, Doc, kailangan po bang ipasta yung sa front teeth ko, ganyan. Sabi niya, actually, hindi ko nire-recommend magpasta before ng dental brace, magpakabit ng brace, kasi daw pa, baka lang daw din matanggal. Since yung pasta ko, guys, ano siya, dun siya malapit sa may sungke. So, pag lumabas yung isa, tatama na naman siya dun sa pasta. Ewan ko ha, yun yung pagkakatanda ko sa sinabi ni Doc or sa pagkaka-explain niya, pero I'm not really sure. Pero yun yung sabi niya sa akin, hindi naman daw sobrang need na magpapasta before magpa-brace. Nung ano na, nung parang nagpapagaling na ako nung pangalawa kong bunot, bigla kami nagkaroon ng gastos sa bahay kasi lumipat kami ng bahay, so may mga binili kaming mga gamit. So yung pang pasta ko nangipin, na yung budget ko for pasta, nagamit namin doon. Tapos inask ko si Doc, sabi ko, tumawag ako doon sa dental clinic, tapos tinanong ko if pwede bang unahin na lang muna yung brace kasi na out of budget na ako. So kapag inuna ko yung pasta, hindi pa ako makakapagpa-brace, baka mga after 1 to 2 months pa. Eh parang gustong-gusto ko na talaga ganyan. Kasi ang tapang ko na, nakaipon na ako ng maraming lakas ng loob, tapos mauudlot pa. So ayun, sabi naman ni Doc, sige go na, magpa-x-ray ka na. Dapat doon yung x-ray sa clinic, pero sira daw yung machine nila. Ewan ko, sira yung daw yung machine nila nung time na yon. So, nirecommend niya ako doon sa South Mall. Doon ako nagpa-x-ray ng ngipin. So, it cost around 700 pesos ata. Hindi ko talaga maalala kasi gusto ko siyang i-vlog yung journey ko ng pagpapabrace. Kaso, nahiya ako mag-vlog sa labas. Hindi ako comfortable. Hindi ako komportable talaga na nag-video-video tas maraming tao na nakakakita sa'yo. Ganun, nahihiya ako. So, hindi ko na siya na-videohan talaga. Pero ayun, 700 ata yung nagastos ko sa brace. Basta not more than 1,000 pesos. Tapos after that day din, nakabitan na ako ng brace. Nung kinakabit siya guys, sobrang tapang ko. Kasi hindi ako nasasaktan talaga. As in, magaan yung kamay talaga ni Doc Lawrence. Hindi ka pa kakabahan kasi habang, kuwari, binubunutan ka ng ngipin or binibrace ka, sobrang nila, ang dal-dal nila. Tapos ang dami nilang chika, tapos parang it's their way para hindi kakabahan. Kasi ako, nung unang hunot ka ng ngipin doon, nanginginig ako. hindi pa nga ako agad pinaalis agad noon kasi nanginginig daw ako after ako mabunutan. Pero hindi ako natakot guys ha, parang reaction lang ng katawan ko sa kaba. Hindi ako nasaktan pero kinakabahan ako kaya ako nanginginig, ganun. So, yung ginagawa nila, kinakausap ako nila ng kinakausap. Hanggang sa yun, hindi na ako kinakabahan, hindi na ako natatakot, ganyan. Tapos, ang tapang ko, ang yabang-yabang ko, after ko magpa-brace, sabi ko, ay, hindi masakit. Akala ko naman masakit, ganyan-ganyan. Kasi yung mga pinapanood ko sa TikTok, sa YouTube, masakit to magpa-brace, ganyan. Tapos yun, nung afternoon, sabi ko sa boyfriend ko, akala ko naman, masasaktan ako, wala naman pala. So, parang sa out of 10, 6 out of 10 lang yung pain habang binibrisan ka. Kasi parang medyo uncomfortable lang siya kasi may kinakabit sa ngipin mo na wire. Pero hindi siya masakit guys, to be honest. And then, nung kinagabihan na pagka-uwi ko,
putik. Ayun na, sobrang sakit na ng ngipin ko. Alam niyo yung feeling, guys, na yung isang ngipin mo masakit. Imagine mo, lahat sila masakit. Tapos hindi mo sila mapagdikit na ganyan. Kasi sobrang sakit pag nagtatama sila. Tapos naalala ko pa nung natutulog na ako, ha. Nagigising ako bigla kasi, 'di ba tayo pag natutulog tayo, para tayong nagngangalit ba yung tawag doon. Yung parang nag-aaning ngipin natin, nagkakaskas ng onte. Tapos ayun, te, grabe. Nagigising talaga ako in the middle of the night dahil lang doon masakit. Tapos hindi ako makakain. Sising-sisi talaga ako nung unang week. Ano kasi ako nagpa-brace eh, Sunday. Tapos nung Tuesday ata noon, birthday ni Mama. So may handaan dito sa bahay, may mga pagkain, ganun. Hindi ako makakain. As in, hindi ka talaga makanguya. Kailangan yung kakainin mo, diretsa lunok lang. So ang kinakain ko lang noon, oatmeal, tapos lugaw. Hindi talaga, ang sakit talaga. Parang isang linggo ko siyang tiniis. Sabi ko nga sa sarili ko, noon dapat din ako nagpa-brace at nakontento na ako sa ngipin ko, ganyan. Tapos, yung tiniis ko na lang talaga kasi wala na, nandyan na, ano pong magagawa ko. Eh, ginusto ko rin naman to. Tsaka, mag-i-improve naman yung ngipin ko after that. Tawa ng tawa kasi, after ng 1 to 2 weeks, ayan, nakakakain ako ng maayos, nakakanguya na ako. Tapos, masakit lang minsan kasi magkakasingaw ka kasi yung wire tumatama sa parang loob ng pisngi mo yung parang dito sa gilid. Pero ayun, overall okay naman siya. Tapos every month magpapa-adjust ka lang. Kailangan sa kanila is magpapa-adjust ka talaga every month kasi may penalty siya kapag hindi ka regularly nagpapa-adjust ng brace. Sabi nila 4,000 pesos daw yung penalty kapag hindi ka monthly nagpapa-adjust. Pero meron akong na-encounter doon na parang kinakausap siya nung dental assistant after niya magpa-adjust. Sabi sa kanya, ano daw, busy daw ba siya, hindi siya makapagpa-adjust palagi, ganyan. Tapos parang sinabihan siya nung dental assistant na make sure po magpa-adjust kayo every month kasi ayaw po namin kayo ma-penalty, ganyan. So I think nagko-consider naman sila if sobrang importante ng lakad tapos hindi ka kagad nakapagpa-adjust or something. Mahirap din kasi magpa-schedule sa kanila kasi marami silang patients. Tapos parang 1 to 2 weeks before, fully book agad. So ang hirap talaga. Kasi yun, pag ano naman, every month pag nagpapa-adjust ka, hindi na siya ganun kasakit. Kagaya nung first time. Masakit na lang siya pag mga 2 to 3 days, di ka ulit makakain ng maayos. Pero not to the point na ano na need mo kumain ng lugaw. Masakit siya pero kaya mong kumain ng kanin ganyan. Hindi talaga kagaya nung una na halos di ka na makanguya, parang ayaw mo nang igalaw yung bibig mo ganun. So yun guys, if kagaya ko kayo na gustong-gusto talaga magpa-brace hangga't maaga pa at kung meron naman kayong ipon, wag mo na kayong mag-shopee-shopee. Unahin niyo muna yung ganun na kasi sobrang halaga talaga ng ngipin. Tsaka kung yun naman yung, kung sasaya naman kayo sa pagpapa-brace kasi mawawala yung insecurity nyo, go for it. Sobrang fulfilling. Kahit hindi pa nga ayos yung ngipin ko, sobrang saya ko na naglo-look forward na ako na matanggal na siya, ganyan. And kaya pala guys, kapag nakapag-refer kayo ng 3 na patients, nagpa-brace sila under your name, kasi tapadangin kayo kung may nag-refer ba sa inyo or something, magiging libre yung retainer after ng brace. Dapat 15,000 yun. Pero pag nakapag-refer kayo, libre na lang siya pag nakatatlo kayong referral. So, ayun, 40,000 yung contract, yung pinaka-brace. May mga gagastusin kayo if may need bunutin. Meron din kayong kailangang gastusin kapag may need ipasta. And then, 3,500 yung down payment before kayo kapitan. And, yun. So, if you have any questions, guys, leave a comment na lang below. And if magpapa-brace kayo, sabihin nyo na lang din yung name ko, Rose Jean Davalos, para din, you know, makakuha ko ng referral tapos maging free yung retainer ko. Kasi ewan ko,
Hindi ko alam kung may budget ako kapag magpapa-retainer na ako. So, yun guys. Thank you so much for watching. And I hope you enjoyed this video.